Problema mo bang wala ng storage yung cellphone mo at palaging nalulupat ang cellphone mo? Tara, turuan kita kung paano mag-save ng battery at storage ng cellphone mo. Huwag kang aalis dahil itong video na to ay para sa'yo. Gusto mo bang malaman kung paano ito gagawin? Tara, tapusin mong panoorin ang video na to para matuto ka at kung paano ang tamang gagawin. Una, pumunta ka sa settings ng iyong cellphone. Pangalawa, pumunta ka sa apps. At makikita mo dyan ang mga apps na meron ang iyong cellphone. Puntahan mo ang mga apps na palagi mong ginagamit dahil malaki na ang na-consume na data doon. Yun ang dahilan kung bakit palaging na full ang mga storage mo at palaging nalulupat ang cellphone mo. So ayan, ang Facebook may 229 MB. So kailangan mo i-clear data yan para matanggal ang malaking MB na na-consume niya. Pindutin mo lang yung apps, tapos pindutin ang storage at i-clear data. Ganun lang. Kung mahilig ka talagang mag-Facebook, malaki talaga ang MB na makonsume doon. Kung mahilig ka naman mag-edit sa PixArt, ay mas lalong malaking makonsume doon. At isunod mong puntahan ang mga apps na palagi mong ginagamit dahil yun din ay may malaking MB na din ang nakonsume sa data na yun. Iwasan mo lang i-clear data ay yung Google Play Store, yung Google Chrome, yung YouTube, yung TikTok mo, kung hindi mo alam ang mga account na meron ka at di mo sa ulo ang mga password doon. Dahil madidelete yun, madidelete lahat ng information na meron doon. At kailangan mo namang mag-login ulit. At kung hindi mo sa ulo ang password, kaya ayun, mahihirapan kang mag-login ulit. Kaya yun lang ang tandaan mo. Patuloy mo lang hanggang matapos mong tingnan ang lahat ng apps na meron ka. Pagtapos ka na sa lahat ng apps, pumunta ka na naman sa device maintenance. Sa device maintenance, makikita mo ang battery, storage, memory, device security, and ultra saving. Kung gusto mong malaman, tara, panoorin mo at tapusin mo ang video na to. Simulan natin sa battery. Pindutin mo lang ang save power at pagkatapos niyan, lalabas ang mga apps na ginagamit mo. Next, punta tayo sa storage. Pindutin mo ang clean now at kusa niyang ilinis ang mga MB o data na na-consume mo. Pagkatapos ng storage, puntahan naman natin ang memory. At pindutin ang clean now. Kusa na siyang maglinis ng mga nagamit mo o na-consume mo na MB. Pagkatapos sa memory, punta naman tayo sa device security. Congratulations dahil 100% ng excellent ang iyong phone maintenance. Pagkatapos natin dito, punta naman tayo sa virus cleaner na apps. Kung wala pa kayo ng apps na yan, mag-download na kayo. Ang virus cleaner ay taga-protekta siya ng iyong cellphone para hindi pasukan ng virus. At ito din ang tagalinis. Ang virus cleaner ay may anim na function. Ito ay ang virus cleaner, junk cleaner, memory booster, battery saver, CPU cooler, at notification cleaner. Una nating puntahan ay ang virus cleaner. So ayan, nag-scan na siya ng mga apps mo kung may virus ba. So luckily, wala naman. Pagkatapos, i-file scan mo siya. Dito naman, ini-scan niya lahat ng files mo kung may virus ba. So luckily, wala naman.
Next nating puntahan ay ang junk cleaner. Dito naman, nilinisan niya ang mga apps na naka-junk lang at hindi mo na ginagamit. Pagkatapos niya mag-scan, lalabas ang clean at yun ang pindutin mo at kusa na siyang mag-clean. Next nating puntahan ay ang battery saver. Dito naman, nilinisan niya ang mga apps na nagdudulot ng madaling maluwat ang battery mo. Pagkatapos, isunod natin ang CPU color. Dito naman, pinapalamig niya ang iyong CPU dulot ng iyong mahabang paggamit. Next natin puntahan ay ang notification cleaner. Dito naman, lahat ng nasa notify mo, i-delete mo through swiping to the right. Pagkatapos natin dito, punta tayo sa ating gallery. Dito naman, lahat ng luma mo pictures, luma mo mga videos, kung na-upload mo na sa Facebook, dapat mo itong i-delete kasi ito ang dahilan kung bakit daling ma-full ang storage ng cellphone mo. Sana po ay marami kayong natutunan sa aking mga videos at don't forget to like, subscribe, and post the notification bell para updated ka sa mga bagong upload kong videos. Bye-bye! See you in my next vlog!